sa ang kinig. Lalabas kasi na kasumpangan ang pabangkit ng pag-aari o salita ng iba. Madiyosep naman. Inangkin na ang buong sanlibutan, pati ba naman ang salita ni Kristo? Inangkin na rin. Di pa na kontento, pati katauhan ni Kristo inangkin na rin itong unghang na tibuloy na to. Hindi pastor ang tawag sa tao ito. Dapat paswama. Entitled ka pa rin sa kawalanghiyaan ng iyong opinion. Kahit yung opinion mo ay pagwawalang hiya, entitled ka pa rin. I will still protect your freedom to say it. Pero it does not mean that you are right. It does not mean that what you say is accepted. Himay-himayin natin at ikukorek kita. Sige? Ang kinin ang salita ni Kristo. Kung pinaaangkin sa'yo, bakit hindi mo ang kinin? Iba yung ang kinin mong hindi pinapaangkin sa'yo kaysa yung ang kinin ko dahil pinapaangkin sa akin. Okay? Di ba pwedeng sundin kaysa ang kinin? Sinabi ko na nga eh. Yan nga ang turo ko eh. Oh, sundin nga. And, nagsabi ba ako ang kinin ko? Diretso? Oh, kaya niliwanag ko na yung iba yung ang kinin mo na ikaw-ikaw lang. O kaya, sabi ng isang may-ari, anak, ipinaangkin ko sa'yo to. Pinaangkin sa akin. Para sundin. Sinabi mo, pinaghiwalay mo yung angkin at sundin. Sinabi mo, dapat sundin. Ano palang tinuturo ko dito? Kaya makinig kang mabuti bago kang magsalita. Sige. Hindi ko rin inangkin ang buong salibutan. Pinaangkin sa akin. Amen. Yan ang tamang salita. Huwag ninyong ihiwalay ako sa tatay ko. Amen. Ginagawa naman niyo akong yusor. Pero sino lang ako mag-yusor? Tagatamayong lang naman ako. Yusor ko buong salibutan. Kayo naman. Oh, mali yun. Mali yung mga akusasyon ninyong yun. Pinaangkin sa akin, ibinigay. Tingnan mo yung sinabi niya, sa all things are delivered unto the Son. Oh. Pati ba naman salita ni Kristo, inangkin, na rin? Pinaangkin nga. Ulitin mo yung inangkin, ha? Na parang ako lang ang umangkin. Pinaangkin sa akin. Sino ba kung bakit ko angkinin ang hindi sa akin kung hindi pinaangkin sa akin? Bakit ko inangkin? Kasi naging anak ako niya. Kaya, kung ano nasa kanya, magiging aking mamanahin ko. Sige. Di pa na kontento pati katauhan ni Kristo, inangkin na rin itong unghang. Hindi ko inangkin ang katauhan ni Kristo. Siya ang umangkin sa akin. At ginawa ako niyang katawan o ginawa niyang residensya. Paano kung angkin si Jesus Christ na ako-ako lang, tapos hihilain ko siya, dito ka sa akin, dito ka sa akin. Hindi ganun. Siya ang tumawag sa akin at ibinigay ko ang sarili ko sa kanya with my freedom of choice. Kaya inangkin niya ang aking katauhan at aking buhay na maging kanya. Amen. Sapagkat binigay ko sa kanya. Amen. Yan ang tama, ha? Tama ninyo, ha? Kasi ang utak ninyo, ang direction ng utak ninyo, gumagawit kayo ng mga salita with the intention to malign. That is your intention. Your intention is not really to clarify. Your intention is really to malign. That's why you do not quote my words as they are said. Binabago ninyo para lumitaw akong masama ang tao na magnanakaw, natulisan. Pagpapalain mo akong ganito ng aking amang nagsasalita ng boldly sa kanyang mga salita kung ganun ang pagkatao ko? Nako, hindi. Kumilala muna kayo, kumilates kayo. Kayo, nanonood kayo sa mga TV ko, sa mga programa ko, sa mga gawain ko. Kung matalino kayo, you will see what I'm doing. Amen. That this comes from a mind and spirit that is good. Oh. Tapos, ginagawa niyo ako masama dahil naingit kayo sa akin. Sumasama ang loob ninyo dahil ako'y pinagpala. Sumasama ang loob ninyo dahil ako ang pinagkatiwalaan sa lahat ng bagay. And then, you make evil out of me. Well,
opinion ninyo yan, pero yun nga, it does not mean that you are right. Patuloy. Hindi pa store ang tawag sa tawito, dapat paswa pa. Yung mga pananalita mong ganun, it reflects not on me, it reflects on who you are. That says who you are. Your words says your words that you pointed on me does not depict who I am. It does not say who I am. It says who you are. So yung mga salitang paswapang, swapang, hindi ko mga salita yan. I am the most giver of all. Yes. I am a giver. I give and give until I can give no more. Pero yung paswapang, wala po sa balat ko yun. Bakit mo nagamit ang mga lingwaheng ganun? Because that's who you are. It reflects on who you are. Because if that is not who you are, you cannot say those words. Di ba?